Yo, yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Have a blessed Sunday po sa kababayan nating mga Pilipino na andyan po sa Pilipinas ngayon. Yeah, weekend ngayon dyan. So, sana maging masaya sa kayo sa araw na ito dahil ito yung banding ng mga family, kaibigan, kapatid, especially sa magka-relasyon o GF or BF mga Kuismaga guys. For today's video mga Kuismaga guys, pag-usapan po natin yung salitang traitor. Okay? Well, balikan natin yung sinasabi ni Kong Joel Chua na nagpa-interview po siya sa isang radio station at sa may live streaming media. At nasabi niya doon at nabanggit niya, traitor daw ang ating buting Yormi Isko Moreno. Kumbaga, parang sinabi niya, parang traitor. O, sa atin, sa pagdingig, parang traitor na yon, di ba? So, pag-usapan natin. Sa panahon, sa panunungkulan ni Yormi Isko Moreno. Alam naman po natin na ang kanyang vice mayor ay si Ma'am Honey Lacuna. Am I right? Okay. So ngayon, mayroon silang mga plano na kanilang gustong gawin sa Kamaynilaan. Kasama si Yormi Isko at si Mayora Honey Lacuna at ang buong City Council of Manila. Okay. Ayon, gumawa sila ng ordinansa kung saan sila kukuha ng pundo para makapagpatayo ng mga ospital, paaralan, at mga kundo, pabahay, kalinisan, Manila Zoo at lahat ng mga kayusan na gusto nilang gagawin sa Manila nakasama sa mga plano si Mayora Honey Lacuna. Okay. So ngayon dahil sa grabe ka bright ni Yormi Isko Moreno sa kanyang mindset o sa kanyang talino, so naisip niya nga bakit hindi tayo hihiram sa bangko ng pira para may panggawa tayo dito sa ating mga planong napakaganda at epektibo at magagamit sa Manilinyo. So, sumang-ayon po ang mahal nating mayoraso, ordinansa yon. Dumaan po iyon sa City Council. Pinag-usapan sa lahat ng mga City Councilors, District 1, hanggang sa District 6, mga Kois. Ayan. So ngayon, nakapasa na. Pinautang sila ng bangko ng ating pamalaan na ganun halaga. So, alam niya. Ayan na po yung resulta. Nakagawa na po ng mga ospital, pabahay, paaralan, ilang ospital, ilang paaralan, ilang mga kundo ang nagawa. Sa pira na iyon. Hindi yun napunta sa mga sariling bulsa nila. Okay? Maganda. Maganda ang kanilang adhikain, advokasya, layunin ni Yormi Isko Moreno na sinuportahan ni Mayora dahil bago po iyon pumasa, dinaan po muna iyon dyan sa May City Council at ang presiding officer noon ay si Ma'am Honey Lacuna. Okay? Okay. At ang minority leader doon ay si Philip Lacuna. Okay? O, klarong-klaro. Klaro yan, ha? Ayan na yung mga proyekto na gawa na, makikita na, at natatamasa na, nagagamit na ng mga batang Manilinyo. Binundominium, yung tondominium, ayan, yung mga residences, okay? Mga ospital, paaralan na fully air-conditioned, na, ayan. So ngayon, dahil palapit na ang eleksyon at nalaman nilang babalik si Yormi Isko sa Manila. Pero, huwag ka,
Hindi mismo si Yorme Isko Moreno ang may gusto na babalik ng Manila, but cause kagustuhan ng mga batang Manilinyo. Okay? Klaro yan. So, ang tanong ngayon, bakit nila nasabing tried door ang ating buting Yorme Isko Moreno? At bakit panaybanat nila sa utang ng Manilinyo? Ang tanong, hindi po ba nila alam? Hindi po ba dumaan sa kanilang misa iyon? Proposal po iyon ni Yorme Isko Moreno. Sila po ang nagpatupad noon. Diyan sa City Council na ang presiding officer na si Mamahani Lacon at ang minority leader na si Philip Lacona. Okay? Good style doon. So bakit ngayon nang nalaman nila na gustong ibalik ng Batang Manila si Yorme Isko Moreno, bakit yung panaybanat nila yung utang ng Manila at yung salitang traidor? Bakit? Ha? Kung laliman talaga yung pag-iisip natin, kung laliman talaga natin, hindi si Yorme Isko yung traidor. Sila ang traidor. Bakit ko nasabi iyon? Kunwari ito. Nasa isang bahay kayo, isang magkapamilya kayo, kapatid yan, nanay, tatay yan, andyan po lahat kayo. Ayan. Tapos kung ano yung nangyari dyan sa loob nyo, ipagkakalat mo doon sa labas, ipagchichismis mo. Na internal lang iyon, na kayo lang nakakaalam dyan sa family nyo, tapos ilabas mo, ipagkalat mo dyan sa mga kapitbahay mong mga may mamima. So sino ngayon ang traitor? Pero huwag ka. Kakaiba po yung ginawa ni Yorme Isko Moreno. Hindi po iyon nilihim ng taong bayan. Mga alam po iyon ng lahat ng mga Manilinyo. Alam po iyon ng lahat ng mga Filipino about po doon sa hiniram nilang pira sa pamalaan na bangko dahil sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno, zero balance talaga yung Manila. Kaya gumawa po siya ng kaparaanan at inaprubahan po yan ng City Council, mga koys. Ayan. So, sinong traitor na ngayon? At huwag ka, transparent po yan. Sa tuwing may Friday o may gagawing ordinansa, ay talagang nakalive po ang ating buting Yorme Isko Moreno kung ano yung gagawin niya sa Manila. About po sa mga budgeting o mga pira na darating, papasok, lalabas sa kaba ng gobyerno dyan sa Manila City Hall. Tapos ngayon, yan yung palagi nyo binibirada, yung salitang traitor at utang ng Manila. So, sino ngayon ang traitor? Si Yorme ba o kayo? Oh. Wala na po ba iba kayong mapukul o masasabi kay Yorme Isko Moreno? Well, wala naman talaga silang ibang masabi kasi alam naman po nila na sa buong termino ni Yorme Isko Moreno ay puro namang kabutihan. Huwag ka, pandemic ba yun? COVID-19 kasagsagan, puro po kabutihan ang ibinibigay ni Yorme Isko Moreno sa mga batang Manila. Hindi po sila nagbibigay ng problema sa kanyang constituent sa panahon ni Yorme Isko Moreno. So ngayon, ano bang binigay ni Mayora Hani Lacuna sa ating mga seniors at estudyante diyan sa Manila? Ano? Yung palaging delay yung mga allowances, yung kulang ang mga ayuda ng ating mga seniors. Yun po ang kanilang ginagawa na hindi naman ganyan sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Kakaiba talaga. Mahirap po talagang talunin yung taong may maraming resibong nagagawa sa kanyang buong termino sa isang bayan. Napakahirap po talunin. E ngayon, ano bang resibo na maipakita nila? Dahil sa kupad nilang magtrabaho, ayan, walang nagawang proyekto. So ngayon,
ipupukol nila kay Yormesco Moreno kung bakit hindi sila nakagawa ng mga proyekto dahil daw sa utang. Eh di wow, sila na. Eh bakit sa panahon ni Yormesco Moreno, wala namang pundo yung City of Manila, bakit nakagawa siya ng mga kaparaanan na laway-laway lang ang puhunan? So ibig sabihin noon, mahina kayong nilalang. Mga class is kayong mga nilalang na hindi makapasok na ginawa ni Alfred Guspaiter Blatay. So mahina pala kayong nilalang na hindi nyo magagawa yung nagagawa ni Yormesco Moreno. Kaya huwag nyong sisihin si Yormesco Moreno. Sisihin nyo ang sarili nyo at huwag kayong magturo na traitor ang ating buti, ang aming buti ang Yormesco Moreno, dahil sa totoo lang kayo po ang traitor. Okay? God bless all. Peace. Manila, God first. Bye-bye. Peace.